Sa My Lover, My Wife. Brought to you exclusively by New Best Ever Sunsilk, Tide, Sun Cellular, at Oreo. Nilam mo na kasi ang kasong yan. Tapos na eh. Sarado na. Kaya wag mo nang buhayin. Hindi. May pinatago sila. Hindi ako titigil hanggat hindi ko nalalaman yung buong katotohanan. If you cannot control him, set him free. Marami pang lalaki dyan. Maganda ka, intelihente. Naniniwala ako that there is someone for you. Hey, kumusta na? Kumusta? Josh, April. April, this is Josh. He's a businessman. Hi, April. Nice meeting you. Na may tatanong lang ako, May. Napagit na si Nico sa akin kanina. Sino yung babae na dumating daw dito kanina? Kinausap ka daw, tawag mo ka daw sa kanya, Mami. Si Dr. Charity yan, yung mami ni April. Ba't nagpunta dito? Ano daw kailangan? At saka bakit Mami ang tawag mo sa kanya? Matagal ko na kasi kaya sila Dr. Charity. Naging malapit siya sa amin, kaya mami niya rin natawag sa kanya. Nakakapagtaka lang kasi. Noong isang araw, si Doc April niya naman si Dr. Charity. Ba't sila nagpupunta sa bahay mo? Tatanggit ako sa mga produkto namin. Hindi mo naman sana masamayin kasi. Alam mo naman ako. Close ako sa mga tao, di ba? Ganun talaga pag may drug ka. Alas oras ng gabi? Nagtatanong tungkol sa gamot? Oo. Alam mo, Mika, huwag mong masamain yun. Ha? Kamag-isip na masama. Trabaho lang yun. Sige na. Pasensya ka na. Pasensya ka na nagtanong ako na kung ano-ano. Isip lang kung ano-ano ang masama. Kasi sigurado naman ako eh. Wala ka naman gagawin para masira ulit yung tiwala ko sa'yo, diba? Tama yun. Ano? Tuloy ba tayo? Sige. Okay? Hindi ko alam eh. Wala nga lumalabas eh. Wait. Tell me. Buntis ka ba? Ayoko na lang naman mag-isip ng kung ano-ano na masama. Kasi
ka naman gagawin para masira ulit ang tiwala ko sa'yo, diba? Tama yun. Lawrence, hindi ka pala tutulog. May mga iniisip lang ako. Tulad lang? Marami. Ang bawa ikaw. Ako? Masaya ako na kabalikan ulit tayo. Napayapang nararamdaman ko kasi alam ko nandyan ka. Masaya ang bawat umaga ko kasi alam ko ikaw ang nakikita ko sa pagising ko. Napanatagan loob ko kasi alam ko nandyan ka lang. Pero natatakot din ako eh. Bakit? Kasi alam kong pwedeng mawala ng isang iglap itong nararamdaman ko. Ganyan din ako dati. May panahon na sobrang saya ko. Tapos, bigla na lang nawala. Tulad na umalis si Arthur. Kaya naiintindihan ko yung sinasabi mo ngayon. Na meron talagang mga panahon na nakakaramdam ko ng kakaibang saya. Pero yun pala, panandalian lang. Alam mo kung panandalian lang lahat ng ito. Halimbawa, magkalayo ulit tayo. Gusto kong malaman mo na ito ang pinakamasyang gabi na naramdaman ko. Dahil alam ko nandito ka lang sa tabi ko. Dahil mahal na mahal kita.